Edward, at your service. So, yan. So, we're live. So, very, maganda, excuse me, maganda yung topic natin ngayon. Para makakarelate ka rin sa part-timer tsaka sa full-timer. Kasi sabi nga, di ba, time, about time. Paano ko gagawin si Yusana? Paano ko siya magagawa? Pag part-time ako, tsaka paano ko siya magagawa pag anong pwedeng gawin ng mga part-timer at anong pwedeng gawin ng full-timer. Okay, pero for meanwhile, let's padami muna natin yung mga viewers natin. So, para hindi naman sayang, masimulan na nila yung ating topic. So, kahapon, it's a very, very successful NDO sa Pampanga. I just want to thank Coach Lawrence and Coach Chachi for giving time. Alam kong may mga dapat kayong asikasuhin, especially yung mga grupo nyo, but you still give time to impart your knowledge sa business natin dito sa Pampanga. So, thank you very much. And sa mga trainings na meron sa Bacolod, sa Visayas, sa Cebu, at kung saan man sulok ng mundo na may icon, so... alam naman natin, pag Monday, it's a learning day, pero it doesn't mean kung it's a learning day, hindi ka nakakausap. Kasi hapon pa naman usually yung training natin. O, yun yung sinasabi ko about the time, yung spending time. Pero mamaya ako na di-discuss. Pero as of now, I just want to shout out yung mga ano talaga, yung mga viewers natin. So, Marvin. Uy, Marvin. Jay, I hope na-apply mo yung tinuro ko kahapon. Son, thank you kanina. Bert, keep it up. Yung aggressive dare to learn kayong dalawa ni Casey. Lea, good morning. Arlene Dison, good morning. Jo, good morning. Ay, Jo! Yung one-on-one natin meeting ni Abner. Isat natin yan. So, Jo, I'm trying to fix my schedule para mabigyan kayo ng oras. So, sino pa? Meron pa ba? So, wala pa. We have only 6 viewers. So ngayon, remind ko rin tomorrow. Remind ko rin sa Saturday, it's our first CCL sa Makati. So lahat ng mga downlines, new and old, encourage nyo to bring dun sa CCL natin. Kasi nga, especially yung mga provinces, minsan na nga lang tayo magkita-kita, hindi ko na nire-require yung Monday. So, yun na lang yun. Once a month, may CCL tayo. So, bring all the people na pinasali mo the whole month o mga sumali. Or let's say, hindi lang sumali, pati yung mga prospect mo na positive na hindi pa na-join. Yun yung pwede natin pang-follow up. So, dalhin mo sa CCL sa February 23 sa Makati siya. Dapat sa office tayo pero may gamit, I think, along Makati lang, 4 p.m. mag-start tayo. So we have mga good speaker, you will learn from them, and ang malupit ito, kaya sinasabi ko sa iyo, na ikaw ba, sino gusto sa inyo magpapiin ng 10 sa isang linggo? Ako, gusto ko. And pinapractice ko ngayon ulit, so nakakaapat pa lang ako. Pero this time, be excited kasi this coming Saturday, Giancarlo is with us. He will tell you and he will share to you or give you ideas how to have a direct sponsor, 10 direct sponsor in just 1 week. Alam ko gusto niyo yon. So, anyone gusto yon. So, ngayon kung gusto mo matutunan yon, be there. Bring your people, tapos at the same time, invite some guests kasi may CCL naman so that they can inspire. Ulitin ko, pwede bago ha, pwede bago kumatin doon, pwede. Okay, so, akala ko papapuntay mo ako ng Mowa Joy. Okay, so, Richelle, good morning. Sige pa, padami pa tayo. Mga 8:10 or 8:10, 8:12, mag-start tayo. Okay, so ano pa? So okay mo wala sa Saturday ha. And syempre 4 o'clock 'yon. Kung makakaabot kasi nagsabay sumabay siya sa Celebib ni Coach KK. So if you can visit Coach KK at the office, Diamond Room, sumunod kayo, pero make sure hindi po tayo mali-late sa CCL natin. Okay, kasi yung
Yung Celebib is kay Coach KK yun, in-invite siya as a speaker to explain yung Celebib. And syempre, dapat may support din tayo sa ating kapwa ka-icon, lalo na coach na isa sa mga coaches ng team natin. So, pakita tayo, pakita tayo ng support. Pero takbo tayo agad. Sayang nga dapat kung nandun lang yun. Kaso, medyo concern lang regarding dun sa room. Okay, so yan yung schedule natin for that week. Tapos, hakot day sa Manila Thursday, Saturday naman, wala sa Pampanga. So, always find ko ano yung mga schedule kung saan meron mga activities. Lagi ka nandoon. And I'll be sa mga taga-Pampanga, I'll be at SMT today, 1 p.m. So, if you have guests, punta kayo. And kung makadala kayo ng tao, di at least I can close yung mga prospect na meron kayo. Mga 1 o'clock yun, mga 1 o'clock. 1 p.m. Tapos, yung mga tiga, ano dyan, yung mga, meron tayong representative na speakers natin. So, abangan natin, one of our silver directors. Siyempre, let's hear about her story and yung na-experience niya sa USANA. So, walang iba, si Julie. So, I'm very excited to share. Pero, grabe yung mga kasabayan mo, mga kalidad, BP, ng BDO, at sa estudyante na talagang good director na naka-Mustang, grabe, naka-muscle car, di ba, at early age. Di ba? Siyempre, ang isa rin, diamond director na si Josh. So, kalidad at John Calum. Di ba? So, yun. Yeah, good luck and I believe in you and may meeting tayo. Di ba? Pag-usapan natin yun. Okay. So, hi Kenny. And welcome. Josh, hello. Good morning. James D, hope you learn a lot. Thank you sa message mo. Kayo yung mga tipong tao na if you appreciate yung mga ginagawa ng mentors, mas masarap turuan, mas masarap bigyan ng time simply because you're spending time and you appreciate all the things na ginagawa ng Apples and mentors nyo. So, nakaka-motivate. Yun yung mga bagay na na-inspire kami, na mo-motivate kami to help you more, to help you to achieve your goal in life. Okay, hi Mary. Hello. Welcome. Okay, yan yung speaker natin, si Jillian. So, abangan nyo. Hi, JR from Bacolod. I know you're building your team and I'm excited na maging goal director ka rin siya. Okay, so. Okay, 10 na. Oh, di ba? Anong goal natin? Next time, di ba? Minimum dapat viewer natin nasa mga 30. Yan yung pinaka-goal natin, March. Kaya, push, guys. Kasi bakit? Itong video nito, ang live nito, hindi ko ginagawa to. Just a statement, video o mag-vlog ako. O nagpa-practice ako mag-vlog, pero ginagawa ko to. Kaya nga naka-private to. Ginagawa ko to for you and for your new downlines na, alam mo yun, na mahilig din naman sa Facebook at isi-maximize na natin. Di ba? Kasi minsan tumitingin ka ng Facebook, ano ba tinitingnan mo sa Facebook? Nakakatulong ba sa pangarap mo o hindi? Kung hindi naman nakakatulong, okay, wag mong tingnan, ang pag-aralan mo na lang, ito. Di ba? So, hindi naman kakain to ng oras. So, kung gusto mong panoodin to 1 hour, kasi 30 minutes na topic, 30 minutes sa mga questionnaire, sa mga may Q&A tayo. So, at least, di ba, may natututunan ka through that conversations. And sa mga may nagki-questions yan, so ready your questions later. Di ba? Mag-isip na kayo ng mga tanong nyo. Alam ko sa map nyo may mga tanong na. So, isip kayo. Tapos, bawa sinigot ko, comment kayo. Di ba? Para alam ko na nakuha nyo yung nasagot ko yung tanong nyo. Tapos, kung may nagtanong naman, tapos mga coaches, mentor, I am allowing you to give ideas sa mga tanong nila. So that we can help all the distributors sa lahat na yung mga nanonood at nababasa yung mga comments and chat dito natin. Okay? So, mga 1 minute na lang. Okay, so we are 11. Sa mga member dyan, gising na. Hoy, gising! Hataw-hataw na. Kasi walang umaman ng tulog at walang nakukuhang pangarap sa tulog. Meron lang napapanaginipan lang ang pangarap. Pero para makuha ang pangarap,
tayo-tayo minsan, mga kapatid, di ba? So, kung yung mga asawa nyo tulog pa, gisingin nyo na. Sabi mo, si mentor, gising na. Di ba? So, para makahataw na tayo, let's learn para meron tayong baon. Ito maganda pag daily green natin o daily on live natin, di ba? You are motivated and pump up, di ba? Sa natutunan nyo, pag natutunan nyo, hanap na kayo nakausap. Usapin na natin, di ba? Hi, Annalyn. Okay, so 13. So yeah, let's start. Sabi ko nga, ang topic natin ngayon is pagbago ka, our greatest ally is our time. Paano ko nasabi yun? Kasi nga, di ba, pagbago ka, and syempre, wala kang ideas. Second, di ka pa kumikita. Di ba? So, parang pag may kausap ka, wala pa sila nakikita ng result sa'yo. Di ba? Tapos, hindi mo pa sila masagot ng tama. So, tendency nun, hindi ka pa talaga kikita nun. Hindi ka pa kumikita. Kaya nga lagi natin sinasabi, ang main goal mo as of now is to prioritize so that you can give time. Ganito. Magbibigay ka lang sa oras sa alam mong importante sa'yo at mahalaga. Doon namin nalalaman at malalaman mo kung yung bagay ba na ginagalawa mo, binibigyan mo ng oras, is mahalaga sa'yo. Halimbawa, kung binibigyan mo ng time yung pamilya mo, of all things na gagawin mo, mas mahalaga yung pamilya mo. Pag binibigyan mo yung time yung tulog mo, mas importante ang tulog mo. Pag binibigyan mo yung time yung sarili mo sa mga leisure, mas importante sa iyo ang leisure. Kung binibigyan, basta anything na sa 24 hours mo, mas madami, titingnan mo doon kung ano yung pinakamadaming time na ginagawa. Doon ka mag-iisip. Doon mo may isip kung saan mo ba nilalagay yung time. Ngayon, may tinatawag na time tracker. I do that nung bago pa lang ako, parang hindi pa ako nakikreate ng habits. So, ang ginagawa ko sa time tracker, from 6 a.m., 6:30 a.m., 7 a.m., 7:30 a.m., 8 a.m. So, sinusulat ko siya. Bawa, parang ganyan. Yan, nakasulat yung mga time. Yan, susulat mo yung mga time. Tapos, each time, sulat mo yung mga ginagawa mo. Ngayon, kung hindi mo nasusulat yung mga ginagawa mo, isulat mo yung mga nagawa mo. For 1 week, sulat mo muna yung mga nagagawa mo. Try mo yung monitor yung mga pinagagawa mo. So, from there, malalaman mo, okay, mas madami pala akong nag-i-spend ng time dito. Halimbawa, sa Facebook, malalaman mo kung mas madami kang ginagamit na time sa Facebook kung laging ginagamit. Makikita mo sa iPhone kasi nakikita yun. Kung ano yung mga ginagamit mo. So, yun yung priority mo. So, ngayon, tanong ko sa iyo, ano ba yung priority mo? Do you want to be rich and financially free and time freedom? Or priority mo yung pangarap ng boss mo? Or priority mo na yung tulog mo? Kasi kailangan kasi mabalance mo yan. Kailangan maintindihan mo yan so that you will take this seriously. Ngayon, kung ikaw yung tipong tao na you really, really want to become successful sa gantong negosyo, you have to use your time properly. Tama? Especially pag part-timer ka. Diba? So, pero either part-timer, full-timer ka, diba? It's up to pa rin, depende pa rin sa tao yan. Kasi may nag-yusana, full-timer, pero gagawin niya pa rin yung yusana sa oras na gusto niya lang. Tama? So, bawa, para pa rin siyang empleyado, gagawin niya yung oras niya. Let's say, pag full-timer siya, gagawin niya pa rin sa gabi lang o sa umaga lang. So, ginagawa niya 2 to 3 hours. Pero full-timer yun. Pero, hindi pa quality. Not like naman, may mga nag-yusana naman, part-timer, pero they make sure na after office, gagawin nila sa yusana. So, depende talaga kung ano yung priority mo. Depende talaga kung ano yung talagang gustong mong gawin. Diba? So, dito, hindi mo rin pwede sabihin sa akin, mentor, kasi part-time ako, kaya ang hirap gawin. Believe me or not, madaming nag-start sa yusana part-timer.
Pero they make sure they will use the time na matuto sila at they make sure na lagi sila may kausap para kumita sila. Na dumating to the point na kaya nilang mag-resign. Kasi bakit? Mas malaki na yung kinikita nila sa USANA compare sa sweldo nila. And I know you want to resign sa work. Sino gusto mag-resign? So our goal is makapag-resign ka para magawa mo at magkameron ka ng options at magkameron ka ng time freedom. So ngayon, kung gusto mag-resign, sabi ko nga sa inyo, you have to decide na you want to resign. Diba? And you want to earn. So ngayon, bibigyan mo ng oras. And hindi ka rin makakapagtanggi, guys. You know why? Kasi kung tayo man pag-uusapan, ano yun? Sabi nga, things, time, things, ay, nakamuto ko na. Mamaya na. I-recall ko kung yung time. Pero may meaning yung time, yung acronym yun. Dapat, lahat tayo may 24 hours. So, ako, ikaw, wala namang ho dito sa atin na may 26 hours. So, sa mga negosyante ho, maniwala kayo sa hindi. Kulang ho yung oras nila. So, kulang na kulang yung oras nila kung pwede lang idagdag. Diba? They use their time properly. Ngayon, kung gusto mo malaman kung gaano ka-importante yung time sa buhay, tanong mo yung mga babaeng nagbubuntis. 9 months nila. Diba? Dadala-dala yung bata. Ngayon, tanong mo naman, importante sa time, diba? Yung mga natatalo sa laro. So, ganun kasi, gada segundo, importante. Dapat alam mo kung saan mo ba siya ginagamit. Tama? Kahit part-time or full-timer ka. Kasi, it's just an excuse kung part-timer ka na hindi mo magawa sa iyo sana. Maybe i-check nyo sa sarili nyo kung you really want to earn 1 million per month. Ngayon, if you want to earn that much, siguro naman dapat lang bigyan siya ng oras. Kasi walang negosyo or sweldo na pwede kang bigyan ng 1 million per month above. O per week, or per day. So, wala. So, ngayon, if you see yourself at gustong-gusto mo yun, I think talagang bibigyan mo siya ng oras. Tama? Uukulan mo ng panahon. Diba? Yung decision factor mo, diba? Tama. Kasi may goal ka. Diba? So, yun yung pinaka-importante. Like ko nga sinasabi, always delay gratification. Diba? Kasi, spend more time para maging successful ka sa iyo sana. Diba? Tapos, para darating araw, yung kita mo, diba, yung time, parang you're buying your time for tomorrow. Kaya ka talaga nagmahataw ngayon. Yun yung ibig ko sabihin. So, ngayon, 24 hours yan. Diba? And alam ko, wala akong whiteboard eh, pero kung titingnan talaga natin, diba? So, umbawa, sa trabaho, 'di ba? Wala kang time. 'Di ba? So napaka-imposibleng hindi mo siya binigyan ng time kasi kung titingnan natin maigi, mga kapatid, teka lang sana ko kunin. Yeah. Kung bibigyan natin ng maigi, imagine mo, everyone has a 24 hours. Sabihin natin 8 hours sa work. Ngayon, plus 8 hours sa sleep. Ilan na yan? 16 hours na yan. So, the question is, yung sa work, 8 hours mo, ito, yung pinapasok mo every day, hindi naman 'to sa pangarap mo eh. Nagtatrabaho ka para sa pangarap ng boss mo. Ngayon, yung 8 hours na sleep, 'di ba? So, ang tendency, may natitira ka pang 8 hours, 'di pa 16, may natitira ka pang 8 hours. So, okay lang ba itong 8 hours mo? Ito yung bibigyan mo naman time para sa pangarap mo. Tama? So, na-adjust. Ang oras na-adjust depende sa priority. Eh, nawawala na ako. Pag ginawa ko yan, wala na ako time sa asawa ko, sa anak ko.
sa mga dapat kong gawin. Guys, di ba? Guys, believe me or not, nung nag-start kami, so umpisa wala kaming time. Sa anak namin, ang date namin ni Mentor Osang, H&M, di ba? Ang Valentine's namin, training. So, nag-start kami ganun. We, kasi alam namin yung goal namin. Kaya nga, in just 4 months, ang naging Million Dollar Club member kami. Kasi nga, ginawa namin, kinompress namin. Kaysa yung konting R&B bigay ko, ang lamang lang ng iba. Diba? Una, diba? Nakaalam ka. Pangalawa, ang lamang lang ng iba, kaya mataas income nila. Kasi yung number of time na binibigay nila. Tama? Ang maganda kasi nito, we are well compensated pag ginawa mo si Usana. So, guys, isipin mo naman, ano yung pwede mo i-sacrifice? Ako, ang pinaka nasa-sacrifice ko dyan is yung sleep. Pero hindi ko rin naman nasa-sacrifice yan kasi itatawag na power nap. So, nakakabawi ako. Pero itong 8 hours ko, as much as possible, ano yung pwede kong gawin dyan? So, 8 hours mo, kung ano mo, yung schedule mo yan, kailan ka magbabasa, kailan ka manunood ng YouTube, para mag-train ka, di ba, yung live, yung ganito, kailan yung train, kailan ka, yung mga schedule ng icon, ako Yusan activity. So, kaya pina-flat mo na yan. So, ikaw, as part-timer, ang tip ko sa inyo, ang gawin mo, gawin mo si Yusan ng minimum ng 3 times a week. Minimum. As a start, minimum 3 times a week. So, mga 4 to 5 hours per day or per yung 3 weeks na yon, yung 3 times in a week na yon. So, may matututunan ka doon. Ay, may matututunan ka, mag-i-improve ka. Kasi, ang kailangan kasi, ano eh, you have to create an experience para matuto ka. Kasi hindi ka natututo lang din naman sa narinig mo. Parang, pag narinig mo, hindi mo naman agad makukuha yun eh. Pero pag naginagawa mo na, ah, ito pala to, ito pala. So, you have to spend time. Diba? So, ngayon, tanong, diba, yung 8 hours pag part-timer ka, gawin mo ng tama. Ngayon, pag full-timer ka naman, huwag mo naman sayangin yung oras mo. Kasi kung hahatawin mo rin naman sa'yo sana sa hapon, hindi bumalik ka naman sa pag-iimpliyado, at least may sweldo ka pa. Diba? I-maximize mo yung oras mo kasi full-timer ka. Tama? So, schedule mo, it's a matter of time management. Kaya nga lahat ng corporation, mga nagsasucceed na corporation, they have this what you call time management. Diba? So, sinusulat nila lahat yung mga schedule para hindi sila maligaw, para hindi magpatong-patong. Diba? So, sabawa sa trabaho mo, kung part-timer ka, i-flat mo na agad. Ano yung mga, kasi 3 times a week ka, so, pwede ako ng, ito, may icon activity pag Monday, pag Wednesday, Thursday, ito yung mga gagawin ko. Pwede lang ako Monday, Wednesday, Friday. O pwede lang ako straight. Pwede ako Saturday, Sunday. So, depende sa mo ilalagay. But, make sure, yun nga, pag 3 times a week ka, malaki possibility na maging maganda yung earnings na meron ka. Pero may iba naman talaga na part-time. Dahil talagang malalim yung reason nila. They want to earn fast here in Usana. They do Usana every day for 5 hours a day. So, kasama na rin yung pag wala silang ginagawa, instead, nasa bahay lang sila, hindi ka naman yayaman sa bahay. So, ang gagawin nila, they will spend time. May guess o wala, pupunta sila ng office, makikipagkita sila sa uplines, makikipag-usap sila. So, yun yung mga ginagawa namin. Especially talagang gusto namin mag-succeed. Ako naman, ang routine ko, yung ginagawa ko, yung time ko talaga is, talagang I make sure na inaayos ko. Kahit sabihin mo nung nagpahinga rin kami, naka-set up pa rin yun. Lalo na ngayon, mahataw kami. So, I wake up early in the morning. I have to wake up at 6 a.m. or 5:30, 6 a.m., whatever late ako. Kasi minsan gusto ko pa ihatid yung mga anak ko. Tapos I have a quiet time. So, read yung Bible. Magbabasa ako. Afternoon, mga 7, mag-workout na ako. Pag after ng workout ko, yan na, ito yung bago. I do, singi ko sa oras ko yung 8 o'clock ko, yung morning live natin. Tapos 9 o'clock, mamaya meron akong online training sa Canada, ay online presentation sa Canada. Tapos after ng online sa training ko, bibihis ako,
naliligo. Ano ka lang, didiretso na ako, may kausap po combine mga 11. Tapos may kausap ako ng 1 a.m. So, diba? So, kausap noon, either magti-training ako o mag-HN up ako. Talaga, I'll make sure na madami po akong ginagawa. Kasi I don't want to use my time sa ibang paraan na hindi naman makakatulong. Ngayon, kung wala ka naman ginagawa, kapatid, wala kang prospect, it's time for you to give time mag-aral. So, review mo yung mga videos, review mo yung mga inaaral, tapos i-apply. Okay? So, hope may natutunan kayo. Please spend your time wisely kasi life is too short. Kaya as much as possible, learn fast, do it fast, apply it, and for you to have a result fast. Okay? And magka-result kayo na malaki. Diba? So, habits. Do not let your habits form you. You create your habits. Okay, read books. Diba? Read books always. Para madami ko matutunan, madami ko masasabi. Okay, so, yun sa mga part-timer dyan, dalawa lang yan. Sa mga full-timer, dalawa lang yan. Kung gusto mo kumita, hindi pwede yung, either you choose, you make a excuses, or you make an income. So, dalawa lang yan. So, siyempre, gusto mo mag-income. So, don't excuse. Walang taong umaman na puro excuse. Okay? So, hi, Norley from Canada. Thank you for dun sa bagong ano natin, chat group. Icon Canada. Hi, Lizelle. Hope you learned sa mga trainings ka. One, hi, Mel. I want to resign from USANA this year. Full-time in USANA. Very good. Or spend time to learn more and be a leader in your organization and keep inviting. Dadami yan. Okay? Hi, Casey. Grace Lupio, our group director from Visayas. Brian Abalus. Hi, Jay. See you later. Cleo. Hi, Shay. Welcome to Icon Family. So, I know may mga businesses ka na, pero I can tell you, dito natin kunin yung pang-travel natin at pang-shopping. Tama? Tapos madami pa tayo matutulungan. Believe me, pag inaral nyo to nila kayo, at yung mga mapapasali natin, mag-i-enjoy kayo. Kasi it's not just earning money, but nandito rin tayo to change people's life when it comes to health, the same time income. Alam mo yung sarap ng pakiramdam sa inyo na maaaring meron tayo, pero yung iba wala. Pero through us, you can change their life. Tama, parang hindi lagi umaasa sa atin. Di ba, Shane? See you later. Alde, hello. Lisha, hello. Edwin Andres, thank you kanina. Thank you kanina. So, mamaya mag-online ako sa kanya. Pa-follow through na lang yung guest ko sa Winnipeg. Di ba? So, salamat pag-assist. Hello, Kat. Good morning. Arlan, hello. Yan. Hi, May. Good morning, Carlo. Good morning. Medyo nalit yata si Carlo ngayon. So, I'm very excited kasi 19 na viewers natin. So, dumadami na tayo since last week. So, keep it up, guys. Keep promoting. Tapos, kung hindi man nila napapanood to, let them watch yung online natin. Kasi may replay naman to. They can play it, di ba? Yun ang pinaka-importante. And, please subscribe yung Nosy 111 channel natin sa YouTube. So, nandun yung instructions sa page natin how to subscribe. So, it can help you. The same time, it can help your downlines na hindi nakakatin ng training. So, pwede mo i-send sa kanila yan. Pero, importante pa rin makatin sila na ang training. Yun ang pinaka-importante pa rin. Mas may iba pa rin yung nakikita nila yung actual na tao. Diba? Tapos, and kindly like my page, Duarte Ricalde, sa Facebook. Yan po. Tapos Duarte Ricalde 111 sa IG. Okay? So, yan. Hope you learn a lot. Sabi ko nga sa inyo, kakampi natin oras. Gusto mo kumita na malaki dito, bigyan mo ng oras. Di ba? Kasi ang oras ang tutulong sa iyo. Di ba? Pag ginamit mo ng tama yung oras, di ba? Yung pag-aaralan mo siya, oras yun. Gagawin mo siya, oras yun. At pag binigyan mo na siya ng oras, kung anong daming oras binigay mo, yung laki ang income mo. Sa simula, mawawalan ka ng oras sa mga ginagawa mo.
Di ba? Pero believe me or not, di ba? After 2 years, 3 years, mas madami na yung oras mo at malaki pa yung income mo. Kasi nangyayari, sa simula, wala kang time, wala kang pang pera. Pero habang ginagawa mo sa isa na, darating yung araw, may time ka na, may oras, may pera ka pa. Okay? So, let's begin to Q&A. Wow, 20 na tayo. Q&A. A start question, guys. That's not my questions. We have 30 minutes para mag-question yung mga questions, para masagot yung mga questions nyo. Ay, wala ba ako na umus? Wala ba ako na ako? Guys, tapos, yun nga pala si Shay. Ano ko lang, shoutout ko lang, kasi it's a good place, it's a good food, yung ano nila sa distrito. Pwede kayo tumambay doon, pwede kayo mag-question doon. At least solid, so okay yung food nila. Tapos steak ka. Sa steak house. And ganun. Sa kanila din yun. Binlog, you know. Plugging. O, Shay, pinlog ko, ha. Pero hindi, totoo naman. Masarap naman talaga. Masarap naman talaga. Okay, question. Hi, Jerry. Good morning. So, guys, question kayo. Wala ba mga questions dyan? Kung may gusto kayo promote sa mga lugar niyo, please. Kasi pag wala ng mga nagka-question, hindi na ako magla-live. Ganun din. Ano pa ba? Yun, read a lot of book. Ito magandang book din to. Yan yung book. May mga question po? O baka, huwag niyo isipin na may mga ano, na nasagot ko na lahat. Ah. For sure, yung mga na-experience yung message yun lang. And okay ba yung chat room kahapon na yung sinend kong conversation? So may, that's an actual conversation. Magsisend ako ng madaming ganun para magka-idea kayo how to kumausap ng mga prospect mo. Pero hindi ko po ugali kasi na nag-i-invite ako to Messenger. I use always to call them up tapos kinakausap ko sila. Pero ngayon medyo kinatsaga ako talaga ho siya kahit sa Messenger. Kasi naisip ko na kung sa Messenger ko sila po prospect, so may mga conversation. Through that conversation, nakikita ko na I can help you guys na magkameron ng idea how to talk to your prospect. Paano yung consistency mo, yung sabi nga kulit, 'di ba? Kulit. Tapos kung paano mo sasagutin yung mga tanong, paano yung conversation. So kaya ako ginagawa yung for you guys. Ang hirap kaya, ang tsaga-tsaga kaya, biro mo isa-isa ko, tapos picturean ko, tapos kaya, isa po, isang ganun lang. Pero, hindi nyo makikita kasi ng actual eh. Except na ako lagi tayo magkasama, pero di ba hindi naman. So, kaya kinatsaga ako for you. Di ba? Kaya please, gawin nyo, apply nyo para kayo mag-succeed. Okay, now, si Mary, may questions. Mentor, ano po ba pwedeng intro pag cold market? Iba-iba kasi yung style yan. Ako, I have mga cold market. That's the reason why I joined mga club. Let's say ngayon, meron kami ni Mentor Rio. In-guide ko si Mentor Rio na sumama rin sa akin. Tapos kami mag-lead. Yung tinatawag na Euro Club. So kasi yun, sa Euro Club kasi noon, puro mga mayayaman na may Euro cars yun. So another way to get a prospect, either you join organization or not. Kung hindi naman, meron akong isang making downlines na true cold, ano, actually mga iba talaga cold, iba doon mga some of my down na direct is some of them are cold market. Kasi tandaan mo, yung prospect mo, yung kaibigan mo ngayon, hindi mo rin siya kilala. So paano nag-start yun? So by smiling, by hi, or something to talk about yung common na pag-uusapan nyo. Yun yung doon yung pagkumang cold market. Depende kasi kung saan mo siya nakilala. I have a scenario, yung isang leader ko, which is, I think nandito pa rin siya. Isa akong downline na kinausap ko lang siya through, ano lang, nakita ko kasi potential niya. Tapos I talked to her. Tapos sabi ko sa kanya, baka, yung hindi mo kasi kukunin mo yung number. Kailangan pag nagkumausap ka niya,
something na hindi mo agad siya re-recruitin right away. Pag cold market yan, aabutin mo muna, you build rapport for two, ako kasi 2 weeks na ng time frame ko. Tapos, medyo sisimplihan ko na. Hindi agad yung right away re-recruit yun kasi napaka-awkward. Diba? Parang yung intention mo, hindi siya maganda. So, ngayon, you build rapport. Okay, pwedeng start ng conversation. Misa, tatanggalin ko pa rin loko eh. Para, alam mo yun, kung na itong potential, tatanggalin ko pa rin loko. Tapos sasabihin, excuse me, anong oras na? Tapos tiga dito ka. Saan ka dito? Diba? Kasi ako, ano ko dito eh, first time ako dito sa ganitong lugar, o kaya, uy, masarap yun. Basta, ang dami kasing way eh. Kasi ang pagkausap is yung natural lang. Huwag ka maging conscious. Kasi minsan, nagiging conscious tayo i-approach sila. Kaya minsan nagmumukha para feel mo sweat. Baka isipin nito, pagkakitaan ko to, ay isipin nito, ano ako, baka ako budol-budol or what. Ang unang-unang gawin mo, pag if tatarget kayo ng cold market, is dapat, you look presentable. You look presentable. Second, dapat you have a calling card. Tama. Para yung dating mo, hindi ka mukhang manggagancho. Kasi di ba, kung naka-t-shirt ka lang, tapos ang dumi-dumi mo, hindi ka naka... Di, kung babae ka, naayos ang buhok mo. Di ba? Dapat ang dating sa'yo na parang wow, may impact ka agad. Di ba? Wow, mentor ako sa cold market ka. Naku, hindi nataranta ka. Tama? So, dapat ganunan yung dating. Di ba? Kung mag-cold market kayo. Tapos, start ka ng ano yung pwede niyong pag-usapan. Either yung, bawa nakapila, or what. Meron kami dating ginawa, nung bago pa lang kami sa enterprise to eh, kaya lumaki yung grupo sa isa. From there, nakapag-recruit hanggang dumami. Si Mentor Ian, yung grupo niya, yung kabilang side niya, yung unang-unang kabilang side niya. Ano yun ha? Katas ng cold market yun. Si, nakuha niya cold market lang. Tapos yung Manila team dati, tapos hanggang nag-provincia na, nakuha rin yung cold market. Parang sinandwich namin, nakapila kami, pinagtripa namin sa ATM, tapos nag-uusap kami about just magkano yung income. Oh, magkano yung income mo? Oh, magkano yung withdrawal? Grabe ka naman. Maliit lang, ano lang, 10,000 lang this week. Ha, 10,000? Tapos nasa gitna yung prospect. So parang nag-create ng curiosity. So madami, sa mga sasakyan, ang gagawin ko ako, may napadjoin ako, I'm reading book, tapos nitingin yun, sabi niya, tapos bilang sasabihin ko sa kanya, bawa, nagbabasa ako. Tapos tumitingin siya, tapos sabihin ko, ay, binabasa mo rin to. Meron kang gato. This is a good book. Tapos doon natatanong ko yung pangalan niya, may conversation na. So, ganun magano'n ang cold market. Pero no, nare-recruitin mo agad siya. Kasi patay ka. Naroon na yung third refer, yun parang refer lang siya. Hindi rin pwede yun, diretso agad. You establish rapport. Okay? So, meron akong ganun isa-send mga chat. Paano ko sinimulan? So, gagawin ko yun. Medyo madami na nga akong ano, screenshot. So, sisend ko sa page para magka-idea kayo. Okay? So, Mary, hope you learn. Okay. So, hi, Leo. Hello. Wow. 20 plus na tayo. Hi, mentor. Hingi po sana akong tip. Paano ko usapin ng high-class prospect like CEO kahit hindi ka pa high-class or mas bata ka pa 20? Don't think na high-class siya. Kasi remember, ikaw ang mag-discuss. So, you are on your, ano, parang ano mo to, hometown, territory mo. So, yun yung common kasi nagiging problem natin, lalo na pag mga bago. Ang thinking nila, pag CEO, magaling sila. No, ikaw yung magaling. Hindi sila magaling. Magaling sila sa field nila, pero hindi ni-discuss mo yung sana. So, huwag mo tingnan yung position nila. Huwag mo tingnan yung age nila. Ang laging titingnan mo dyan is yung USANA. Kung gaano kalaki yung USANA para sa in compare sa kanila. At gaano kalaki yung kinikita ng mga tao sa USANA compare sa kanila. Ngayon, pag tinanong ka, hindi ka pa kumikita, ang sasagutin mo lagi, hindi pa ganun po yung kalaki yung kinikita ko na katulad ng kinikita mo. At di rin ganun pa yung kalaki rin yung na-achieve ko dito sa USANA. Pero, for sure naman, sir, before you become a CEO, demanding kayo sa maliit na position. Tama po. You work hard on it. So, ako po, I'm starting to work hard on it. Yeah po. Pero ang maganda naman po to, at least hawak ko yung oras ko. I have a product na ipagmamalaki. So, nandun na yung breaching. Nakuha mo? Nakuha nyo kayo? Nakuha mo? So, again, regardless of age, achievement, huwag kayong ma-intimidate. Kasi, you cannot be a CEO of your company kung takot ka kumausap ng mga CEO.
You cannot handle older people or successful people under you kung ikaw mababa. Doon na pag-uusapan yung leadership. Hindi mo mapapa-join kung may quality leader 1 to 10, 10 is the highest. Kung ikaw, leadership mo, nasa 2 lang, hindi mo marirecruit yung nasa 8 level of leadership. So, kailangan itaas mo yung level mo or mas mataas sa kanya para makain. Para makain. Tawag kasi, nabuli mo ng todo yung mga yan. Eh. Di ba ako? Ako, nagano, talagang whatever position nila, nakakausap ko. Si Lucita, nakausap ko na rin siya. Nakaka-amaze. Pero kung papalata naman na na-excite ka o na natatakot ka. Basta, talk to them. Ganun ka-importante yung nagbabasa ka. Kasi pag madami kang nababasa, you will find a way kung ano yung mga pwede mong pag-usapan na magkoconnect. Na yung sabihin nila, hindi ka bobo. About kung mga finances, dapat may alam ka. Meron ka alam sa mga stocks, sa mga investment. Yun, dapat may mga alam kayo. So, mga binabasa niyo, pag lalo na pag malalaking tao. Bawa ko, usap engineer, dapat alam mo rin yung mga constructions. So, ganun ka-importante mag-aral sa business natin. Okay? So, ang kagandahan na ito, pwede matutunan yan through aral at observations. Okay, Cleo? Hope nasagot ko, ha? Mentor, ask ko po, anong tamang invite sa taong di po namang close sinasnab po noon pero prospect mo ngayon? Ano? Sorry, ha? Close ag sinasnab mo noon pero prospect. Ah, hindi po pinapansin. Wala. Ang tendency doon, pag matagal mo na hindi pinapansin o hindi mo naman talaga close, you start na, bawa, kung may message mo sa FB or tatawagan mo, bawa sa FB, sasabihin mo, mag-ano ka muna, forward ka ng quotes para hindi obvious, para ka na gano'n, group, ano yung parang, yung tawag doon, yung send to all, parang gano'n. Tapos pag hindi siya na, tatawag na comment siya, gano'n, uy, kamusta? Pag nag-reply siya, doon nag-start yung kausap niya. O kaya, minsan sabihin mo, mag-reply, hi, kamusta? O wala lang, kasi nakita ko yung name mo eh. So, kaya nag-message ako sa'yo. O balita, kamusta ka na? So, rapport ulit, pero sabi ko nga tanim eh. Ang goal mo is ma-invite sila. Pero pag matagal mo na silang hindi nakukusap, ang goal mo, to keep in touch sa mga prospect mo. Ah, diba? Yung laging goal, pag bagong kilala or matagal mo rin din nakakausap, ang goal mo to keep in touch, tapos may time frame ka lang kung kailan, tapos after keeping touch, tsaka goal mo is to invite. Okay? Hi Kip Lawrence, thank you kahapon sa yung pagkakamero ng initiative. Okay, so para i-post, kaya bibili ba ako sa leader? Yun, ganun ka dapat aggressive mga leaders. Okay, next. Mentor, paano ba mag-invite ang acne at nagsasabi, alam ko na yan, Yusana, pero hindi ko naman sinabi any Yusana. Get off. Pag sinabi nila, alam ko na Yusana, sabi mo sa kanila, usually ako, pag sinabi nila, Edward, alam ko na, kasi most of people alam na nag-Yusana ako. Sabi nila, Edward, alam ko na yung Yusana. Alam ko na yan, Edward. Sabi ko, isa lang sasabihin ko sa'yo. Ganito. Pag sinabi nila, alam ko na yung Yusana, sasabihin ko sa kanila, maaaring hindi mo pa siya alam. Baring narinig mo lang. Ngayon, kasi kung alam mo na siya, dapat kasali ka na. Tama? Ngayon, malalaman mo kung alam niya yung sana. Tanong mo, o sige. Ako nalalaman ko, minsan sabi pag member pa eh. Tatanong, keep asking, malalaman mo hindi niya talaga alam. Sabi, pare-pareho lang yan. O paano mo nasabi pare-pareho lang? May nag-present na ba sa'yo? O sabi, wala pa. So, gusto mo malaman para malaman mo yung difference. Di ba? Kasi madaming acne. Kasi pag nag-acne yan, ibig sabihin, ayaw lang talaga makapag-set ng appointment. So, again, kulit lang. Lay siya sa ano yan, sa inviting yan. Yung skills na pag-i-invite. So, ngayon, pag sinabi talaga alam na alam niya na yung sana. Diba? Okay, may sabihin niyo sana, may kilala ko nag-i-use sana. So, what happened? Na-discussion natin di. So, ngayon, tuting sabi niya, pakinggan mo lang. Hindi, wala namang commitment eh. Diba? Hindi ko naman sinabi mag-join kayo. Sabi ko, pakinggan mo. Baka meron ka magka-idea ka lang. Or, pakinggan mo lang kasi kaibigan mo ako. Diba? So ngayon, diba, sabi nga eh, the first person who must, the first person na dapat matulungan is yung mga taong kaibigan mo. Diba? Ngayon, kung hindi mo naman ako tutulungan, sabihin nyo, don't consider as a friend kasi nakakahiya. Diba sa ni-invite ako mag-present, sabi ko may kasama ako. So, wala akong option. So, ikaw na lang para lang may
may ma-invite ako. Pero kung tutuusin, ini-invite mo talaga siya. Tama? Okay, so, yung acting yan, learn how to ano answer them through the invitations. Ano yun, skills yun, yung how to invite. Okay? So, Michelle, hello. Ito Michelle, kilala ko mo si Michelle. Hi, Mentor Reagan, welcome sa live. I'm busy din si Mentor Reagan. Okay. Arlan Fenn Estrada. Hi, Mentor. Meron po akong positive na pay-in pero na-find out niyan sa lugar nila. Meron mga nag-iusa na associate. Binibenta ng product na sakto yung price, 35% discount price. Kaya nag-alangan, nag-join. Ano po advice sa kanya? Okay. So, una-una, sasabihin mo sa kanila kung may nag-iusa na, tatanong mo sa kanya, dinidiscount 35%. Di ba binabakit? Parang sabihin natin, yun talagang, isa pa nga below. Tatanong mo sa kanya, itong mga taong to, pag binabaksak yung presyo, ibig sabihin, nag-uubos lang sila ng stock. Pagkatapos yun, wala na ulit makukuha na. Kaya madami mga tao na nag-users, kaya to the point, wala na ako, magugulat kaya. Dati nag-take ako, pero wala na supply. Kasi ito yung mga tao, yan yung mga member na hindi naman nag-aral. Ito yung mga member na sumali lang, hindi naiintindihan yung business. Ito yung mga member na kung saan ano, yan yung mga nagpapahirap o nagpapasarap sa negosyo natin. Yung mga ginagawa yung business na hindi nag-aaral. So ngayon, sasabihin mo sa kanya, porket ba yung iba nag-fail or porket ba yung iba ganito ginagawa? Hindi mo na siya gagawin, ibibilis mo na. At second, tatanong mo rin, yan lang ba yung market mo sa lugar mo? Tama? So mamaya din sa lugar mo, ang good news yan, to think gumagamit na naman sila, di you ask them up. Kung hindi man sila magiging user, di pwede mo ipamember, under mo pa rin yun. Di ba kung gusto rin naman nila yung 35%, ba't di na lang sila magpamember? Di ba? At least tatakbo pa rin yun. So you have to explain it well sa kanila para maintindihan nila. Ngayon, pag ano naman, dahilan lang, kasi kung tutusin, tanungin mo sa lugar nila, ilan lang yung member. Let's say, sa isang barangay, nasa 4,000, 5,000, wala pa nga 10% yung member doon, ayaw na agad sila. Diba? So you have to explain it to them. Think out of the box pag kumakausap sa kanila. Okay, Arlan? What else? Questions? We have 11 more minutes. 'Di ba? Para to end up this conversation. This conversation live. Ano pa, remind ko ulit, Cecil sa 23, Giancarlo, how to have a 10 pay-in in a week. So kay Giancarlo Bian, kasama ng Cecil natin, meron tayong representative, our silver director, si Julian, si Deeds, so support natin. At 3 p.m., 'di ba? So, kung pwede rin tayo makapunta sa Celebiv with Coach KK, please support her, 'di ba? Tapos maintindihan niya naman, 'di ba, Coach KK, kung tatakbo agad sila sa ano. Kung sayang nga lang kung same office tayo, same, doon lang tayo sa office, so hindi na tayo mahirapan. So, kakain pa lang time to travel going to the CCL. So, yun, support tayo, support sa bawat isa. Okay, tsaka may matututunan naman kayo. Kasi wala tayong magagawa eh. Diba, from Mentor Awesome, Mentor Clarissa, Coach KK, kadami ang mga icon, wala tayong magagawa eh. May mga itsura. Tama? So, yun yung edge ng mga icon. Kaya ikaw, kung icon ka, please, take note. Diba? Yung image natin is very important. Pag nag-code market, image is very important. Pag kumaharap tayo ng matataas na tao, image is very important. So, be conscious sa itsura natin. Kasi, you are not an employee anymore. You are a business person. So, act like one, dress like one, talk like one. Okay? So, question. May question pa? We have 10 minutes more. Wala akong tubig. Yun ang ano. Alright. So, yun. Yun ang mga reminder. Tapos sa mga nagtatapos ng PPS ngayon, guys, we have a link. May turo ako paano tapusin yung PPS. Yun nga, basta subscribe siya sa Nosy. Mag-ano kayo doon? Mag-subscribe kayo doon so you can learn a lot yung important auto-order. So, nandun lahat. So, everything is provided sa inyo. Pero sabi nga, kahit nakalatag lahat yan, all you have to do, kung susubo ka ba. Di ba?
gagawin mo ba siya? Questions. And good luck sa mga may kausap ngayon. On the spot tayo ngayon. On the spot. Ang goal mo is on the spot. Huwag mo na pabubukas kasi nagdadalawang isip pa pag pinagbukas pa natin ang mga prospects. So within 24 hours, 48 hours, kailangan mapajoin natin. Pero kung kaya on the spot, on the spot. Okay? Tapos kung follow through, yun, isama mo sa mga CSL sa mga event. Hindi po bawal isama ang prospects sa mga trainings except sa mga leadership trainings, except sa mga special trainings. As special training pala, may mga ato dito si CSL, pwede siyang paatin eh. Pero yung mga NDO, sama niyo po, kahit di pa paying, invite niyo po, so madami siya na matutunan. Madami ho ako napasalit na nakaka-attend lang sila ng training. Hindi naman ho, magagaling yung mga trainers natin, magagaling yung mga uplines, coaches, leaders natin. So, yun nga, invite lang kayo. Hi, Tin, Tin. Hi, Tin. Hello, one of our direct sponsor po. Is online, naka-join sa atin. Good morning. Kahit late na tayo lahat, nag-usap, nag-chat pa tayo. Grabe, ang sarap naging baliw, di ba? Si Aja Katin. So, you can learn a lot dito. Review mo lang ng team. Okay, so, yun. So, see you later. Go PPS. Tapos yun natin PPS natin, team. Di ba? And Shay. Yung mga direct ko, Emerson, Candice. Diba? So, lahat ng mga direct ko, tapusin natin. Diba? Kasi yun ang creating momentum creator po yun. Okay, see you later sa mga direct sponsor ko. Okay. Ano pa ba? Si Tina, ang galing yan. Ano siya eh? Parang acupuncture pero walang needle. Kaya pag kami nagpapatreat ni mentor ako sa mo, okay. Wala pa ulit yung schedule. Yan. Pag medyo pakiramdam mo, may muscle, naninigas yung mga muscles nyo. Yan. Titin, kausapin nyo si Titin. Okay yan. Ano pa ba? Questions, guys. So, para, ano tayo? So, wala nang questions? Last questions, kung meron pa. May naisip kayo. Ano pa bang gagawin ano pa natin? Sa mga mag-upgrade ngayon, Wednesday, Tuesday pa pala ba? Wednesday, yung mga, i-check nyo yung mga mag-auto-order next week, yung mag-upgrade next week, tsaka magtatapos sa TPS. So, leaders, you plan ahead. Di ba? You talk. Okay? So, yan. Good morning, mentor. I have a client na NDO na mag-on the spot. Iin niyo sana siya. Kaya lang nakalimutan niya yung TIN at debit account. Sabi niya, i-text ko na lang daw detail. Pag follow up ko, gabi ayaw na magbigay ng detail. Yun yun. So, maaaring, sabi ko nga, di ba pag kumakausap tayo, huwag tayong makonvince sa mga excuses nila. Huwag tayong magpadala. So, as much as possible, ako, ginagawa ko, kung walang TIN, di ba, walang TIN, as much as possible. Kung nandiyan na rin, bibigay na yung card, encode mo na. Yung debit card naman, di ba? Pero alam ko, yung question mo niyan, nagdadahilan lang siya. Para lang, ano yan, huwag ka pasahin. Kaya dapat ikaw, you have this set yung strong personality na, ano, gusto mo, ano, doon tayo sa inyo. Kasi minsan sinasamahan pa namin mag-withdraw. Minsan sinasamahan pa namin talaga para makuha na agad, di na magdalawang isip. Naman. Tapos dediretsoin mo talaga. Yan, yung topic niyan is nasa follow through. Di ba? Pero I think, ano siya, hindi. Ngayon, yung follow up dyan, pwede mong gawin na anong plan mo? Kasi may mga possible na sasali sa akin. So, unahan mo ba to? Or ano naging dahilan? Bakit di ka nagte-text o di ka nagre-reply? Di ba? So, sayang. Sabi mo, sayang. I think, nakita mo naman na so, usap tayo. Ang pag medyo nakipag-connect siya, ang follow through mo, isama mo ulit sa mga trainings, follow up 'yon para masagot niya 'yung objection niya sa utak niya. Kasi kailangan masagot talaga 'yon. Sa may negative pa 'yan. Okay. Nagdadalawang isip dito na natawa si supervisor siya. Sabi mo na siya magdalawang isip, bakit isa lang ang utak natin? So, huwag niya na late to hit. 'Di ba? Okay. Mentor, paano po i-value ng downline ang auto-order? So, dapat naisip niya na negosyante na siya. Okay? Ang auto-order, hindi siya gastos.
isang way to na natitrain tayo paano maging negosyante. Wala ka nakita ng negosyante na hindi nagpapaikot ng produkto. Tama? Hindi gastos ang auto order. Ano yan? Negosyo ka. Diba? So, pinapaikot. Pag naubusa ka ng snack, anong ginagawa mo? Bumibili ka. Nagkataon lang, may schedule yung pag-refresh mo ng auto order. And Mentor Beverly, nasa YouTube page about auto order. Kung gusto niyo matutunan yan, gusto niyo paintindi sa downline, nandun lang po yan. It's everything available. Try to have, yung sa topic natin kanina, time to watch the video ng mga training. Okay? So ano pa? Siya, let's go. Let's go na, let's go. Let's go, let's go, let's go. Hato na tayo sa. Di ba? Let's create momentum. Everyone, 2019, alam kong, gustong-gusto natin mag-Budapest. Masarap mag-travel ng libre. Okay, kaya let's work hard. Kunin yung Budapest travel. Di ba? All expense paid ng company yun. Caribbean cruise, all expense paid ng company yun. Di ba? So, Europe tour, all expense ng company. Sabi nga, kung gusto mong puntahan itong mga lugar nito, ang sabi lang ng company, trabahuin mo at mag-create ka ng income mo. Di ba? Sarap, di ba? Mag-libre ka travel, in-income mo pa para may pang-shopping ka. So, yun yung pinaka-importante. Okay? So, promote this live. So, ang goal natin is to have 30 viewers minimum by March. So, let's watch this. Let them watch this video. And thank you sa mga taga iba-ibang lugar dyan. Hindi man ako nakakapunta, I'll make sure na I can share in part yung learning sa inyo. Tama? And be a leader. Okay? Huwag kayong mahihiyang to share our business, to share our product, kasi makakatulong sa kanila. Hindi ho tayo pumapatay, hindi tayo nagloloko, hindi tayo nagsisira ng pamilya. Do the business right, have confidence to market, have confidence na i-market natin yung negosyo natin, and never, ever, ever, ever give up, di ba? Improve yourself in your daily sa business natin. Use your time properly. Okay, this is Mentor Edward. Laging handang tumulong, pero tulungan niyo rin po yung sarili niyo. Let's get rich together, let's travel together, and let's change other people's life. Okay? So maraming salamat. Good morning to everyone. God bless you. And may you have a productive week ahead sa atin lahat. Thank you, and God bless you.